Matapos ipahiya ni Vice President Sara at isiwalat ang baho ng Kongreso patungkol sa kanilang paghawak ng budget at sa hindi na rin pagsipot ni Vice President Sara sa nakaraang budget hearing ng Office of the Vice President. Ang kanilang ganti ay bawasan ng budget ng OVP. Abay ngayong araw ay hindi pa tapos ang kanilang power tripping. Dahil sa pamamagitan ni Congressman Joel Chua, ay inimbitahan naman nila ang Pangasinan Satellite Office ng Office of the Vice President, John Benedict Acosta. Another hearing na naman. 19th Congress Committee on Good Government and Public Accountability, September 12, 2024. Mr. John Benedict M. Acosta, Lead Pangasinan Satellite Office, Office of the Vice President. Dear Mr. Acosta, the committee will conduct an initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379 delivered by Representative Rolando M. Valeriano, calling for an inquiry in aid of legislation on the budget utilization of the Office of the Vice President entitled Asserting the Power of the Purse of Congress. The committee requests you and your duly authorized representatives attendance on September 18, 2024, Wednesday at 10 a.m. in the People's Center at the House of Representatives, Quezon City. Your presence is necessary to provide clarifications on the Office of the Vice President's budget utilization from your assumption of office up to present, including questions on the projects, programs, and our beneficiaries of said projects or programs in the satellite office, and other related matters. Very truly yours, Honorable Joel Chua. Ayaw pa din tantanan ng House of Representatives si VP, kahit na both DepEd ay naklear na ng COA representative na walang material evidence ng katiwalian. Since hindi nila kaya siya at ang mga undersecretaries at assets niya, mga site leaders niya ang ipinatawag ng Good Government and Public Accountability Committee next Wednesday, September 18, 2024 at 10 a.m. Mukhang may mapapahiya na naman dito at maiinis na naman. Abangan. Opinion naman ni Attorney Trixie. Sneaky. Mukhang di pa tapos sa Kongreso kay VP Inday. But instead of a direct strike, they go after a satellite office and the person in charge of it. Siraan by proxy ang laro nila dito under the guise of asserting the power of the purse. Alam naman natin na may power over the budget ang Kongreso, but that is not what they are asserting. Sinabi na ni VP that they can approve or deny their proposal. Ready ang OVP to keep working no matter how much or how little Congress allocates. So, no, hindi ito power of the purse. Power trip lang. They want VP Inday to pay for embarrassing them at budget hearing. They want to assert dominance. And worse, they want to show their speaker that they are worthy of their allowances or whatever pork is called nowadays. Take 2 in yet another attempt to humiliate Sara Duterte. Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon ang magaling na influencer na si Mr. Will Talker patungkol sa palisot ni BBM na bigay lang sa kanya ng kaibigan o regalo lang sa kanya ng old friend ang nag-perform na foreign band na Duran-Duran sa kanyang birthday celebration. Ang galing naman! Narito ang kanyang komento at opinion, panoorin natin. Ayan, nagpaliwanag ang palasyo patungkol doon sa Duran-Duran birthday concert. Basahin natin. The president spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job that has marked his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a donation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost farm yields and farmers' incomes.
He ordered the payment of the bills incurred that day by qualified patients in third level DOH hospitals. Grabe. Parang nangwenta. He opened the gates of Malacañang where food booths awaited people from all walks of life who came from near and far to greet him a happy birthday. The president celebrated his birthday with his signature compassion for the needy and the sick and his deep appreciation for the farmers who feed the nation. After a tiring day filled with official engagements, he attended a party thrown by his old friends, ay sana all, at a hotel in Pasay, and to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Grabe mga lods. Talagang nangwenta pa sa simula, no? Kumbaga, ang stroke ng kanilang statement, busy daw, maraming nagawa, maraming ginawa. So parang ang ending, gusto nilang iparating sa atin na deserve naman ni President BBM na mag-concert with Duran Duran. Diba? Ang dami pa nilang pasakali, ang dami pa nilang explanation. Pwede naman nilang i-confirm, 'di ba, na totoo yung Duran Duran concert and sponsored by his friends. Pero ang ginawa nilang explanation, parang ano pa natin eh, no? Kumbaga, utang na loob pa natin na grabe ang daming ginawa ng pangulo, 'di ba? Tapos parang talagang gusto nilang ipa-intindi sa mga tao na it's okay na mag-Duran-Duran concert. Grabe naman talaga din kayaman, no? Ang mga friends ni President BBM. Grabe. Duran-Duran. $700+ to $999,000 para i-exclusive mo ang Duran-Duran. Diba? May private jet plane pa. Kasi nga, diba, balak niyong itago. Diba, balak niyong itago. Kaya lang, may nagbisto. O, ganito na lang yan. What if, walang nagbisto? Diba? What if, walang nagsabi na may Duran-Duran concert pala? Do you think magpapaliwanag kayo sa mga Pilipino? At pansin ko lang mga lods, nung birthday, no, naalala niyo yun mga lods, nag-celebrate ng birthday si former President Duterte nung Duterte admin pa. Nag-lechon lang yun ha. Nag-lechon lang yun. May lechon lang na nakita ang mga kakamping at the time. Grabe. Grabe na sila makabash. Grabe na sila makapag, 'di ba? Kung ano-ano nang mga pinagsasabi nila kay Tatay Digong, lechon lang yun ha. Pero nakapagtataka talaga ngayon itong ibang mga kakamping. As in talagang mapapansin mo no, talagang yung pagkatahimik nila at pagka walang pakialam nila sa grabe makagastos ngayon ang gobyerno. Nakakabingi ang katahimikan nila. Ngayon na sobrang magarbo, 'di ba? Sobrang bongga. Wala talagang reaksyon ang mga kakamping, 'di ba? Parang unbelievable talaga. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet na maging ang mga in-charge sa satellite offices ng Office of the Vice President ay iniimbitahan na gayon ng Kongreso? At dahil nga hindi nila kaya si VP Sara, ibang tao ang kanila ngayong iimbestigahan. Ang malaking tanong, sumipot kaya ang mga inimbitahan ng Kongreso? Talagang gagawa sila ng paraan upang masiraan ang Office of the Vice President at si Vice President Sara. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.